Magandang hapon mga boss, mga kakamping, mga kabunyog. Shout out Arnel Coma. Dolor Garcia, shout out. Adorasyon ni Maranan. Mirna Regalado. Mary Ann Sisesta, shout out. Chato Casco, Joseph Casco. Shout out sa inyo mga friend. Eman Escalona, anak, shout out. Jesse Tanyon. Anak Aboy, shout out. Kayla, shout out. SKL Popoy, Pits Rumingan, Jargon. No, shout out sa inyo. Jeff Ramos, shout out. Apolinar Family of Bayan Luma, Imos Cavite, shout out sa inyo. Esther Zeni Alice of Imos Cavite. Christian Zen, July 7 Alcantara. OG Florentine, shout out. Io Mateo, Chairman Io Mateo, shout out sa inyo. Steve Agabaw, Tombakay. June Gabriel, shout out ah, mga friend. Oh. Joe Flores, shout out Joe Flores. Meno po shout out nak, tagal nang nawawala ah. Yung pa to. Jaime Catalan, shout out Jaime Catalan, asan ka na ha? Magtanong tayo ng makiano tayo kay Attorney Enzo Recto. Oo. Baka pwedeng magtanong, no? Oh, pakinggan mo natin siya. Bago lang ito ah. Matagal pa to. Kasi ang nangyari doon sa preliminary investigation, natigil muna eh. Natigil muna yung preliminary investigation eh. Kumbaga ano siya, na anong tawag namin dyan, held in abeyance. Pinigil muna. Kasi dapat sa normal... Mahirap po kasi itong batas na ito, napakagulo eh. Tanungin natin si Attorney Enzo, sana sumagot. Ang proseso, ano? Kung mabilis ang proseso ng hustisya, may dinimanda ang biktima. Nagdimanda, ano? Ang demanda ay isasampa sa fiskal, sa prosecutor. Yung prosecutor, para makapag-decide siya kung anong gagawin dun sa demanda, kasi ang didesisyonan ng prosecutor, may probable cause ba para isampa ko ito sa korte? O ganun eh. Yung biktima, magsasampa ng demanda sa prosecutor. Yung prosecutor para Parati kong sinasabi to, di ba? Kung paano yung proseso, baka walang naniniwala dahil inabot ko ito. Si Attorney Enzo na nagsasabi. At tatanungin natin siya kung pwede pala yung ganun, no? Pag-desisyon, ang tawag po doon ma-resolve yung demanda, kailangan niya munang madinig yung dinidemanda, yung respondents. Kaya magpapadala siya doon ng subpoena. At bibigyan niya ito ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Pag natanggap niya na yung counter affidavit at saka yung mga testigo rin, mga ebidensya rin ng akusado o ng nirereklamo, yun ay pag-aaralan ngayon ng prosecutors. Pag pinag-aralan niya ng prosecutor, ang objective niya, malaman niya kung mayroon bang probable cause. Pag sinabi niyang may probable cause para isampa ang demanda, maglalabas siya ng resolution finding probable cause. Kung walang makitang probable cause, tuloy mo attorney. Kung walang probable cause, nadidismiss na yung kaso doon pa lang sa piskalya. Pag walang nakitang probable cause, yung piskal. Oh, pero pag may nakita yon, isasampa na ho yan. Oh, tuloy natin. At yon, mag-issue na ng warrant of arrest yung korte doon sa akusado. Kung pwedeng mag-bail o kung magkano ang bail, kung no bail recommended. Oh, kung no bail recommended, kagaya nangyari kay Bong Navarro, mag-motion to bail siya. Oh, ganun. Oh, tuloy natin. Mahirap pag di ka abogado, baka hindi ka pininulan. Eto, mismo na si Attorney Enzo, magaling na abogado. Dahil mayroon siyang probable cause na nakita, isasampa niya na ngayon sa korte. Yan po yung preliminary investigation. Ay sa nangyari dito sa kaso na ito ni Kaper Silapin, natigil yung preliminary investigation eh. Natigil yung preliminary investigation, pinatigil. Pinatigil ng kampo ni Bantag yung preliminary investigation. Ngayon, dahil pinatigil ng kampo ni Bantag... Pwede pala yun, ha? Tuloy natin. Yung preliminary investigation, yung motion sila eh. Ano ba yung motion nila? Motion for inhibition. Ibig sabihin, sa halip na mag-submit ng counter affidavit, so dapat sana nag-submit na sila ng counter affidavit. Hindi sila nag-submit. Ang ginawa nila, challenge nila yung jurisdiction.
jurisdiction ng panel of prosecutors. Kini-question nila yung jurisdiction. Sabi nila, wala kayong jurisdiction. Pwede pala yun, ha? O, doon sa mga masasampahan sa inyong kaso, pwede ba yan, attorney? Sige, tuloy. Kaya hinihiling namin sa inyo, mag-inhibit kayo. Ipasa nyo na lang itong kasong ito doon sa ombudsman. At doon na lang kami magsasubmit ng counter-affidavit namin. Yun ngayon yung nire-resolve ng fiscal, ng prosecutor. Ang nire-resolve ng prosecutor ngayon, hindi pa yung talagang demanda. Kasi wala pa namang i-resolve kasi wala pang counter affidavit eh. Ang nire-resolve pa... Yun ang tanong ko, attorney. Ibig mo sabihin kung hindi magpapail ng counter affidavit, walang pag-asang ma-resolve? Dahil walang sagot? Eh, nasaan, attorney, yung ano? Na binibigay ng piskalya doon sa akusado na file your counter affidavit within 10 days. Oh, may limitasyon, attorney, within 10 days. Oh, tapos hindi nag-file. Payag ang piskalya, papayag ang piskalya, pwede ba 'yun? Oh, attorney, sana makarating sa ito. Oh. Pala ngayon, yung motion na mag-inhibit sila at ipasa sa ombudsman yung case, yung preliminary investigation. 'Yun yung ano ngayon eh. Yan yung pending motion ang tawag doon. May naka-pending motion at ang motion is motion to inhibit. Motion to inhibit and to transfer yung preliminary investigation sa ombudsman. Pwede po. Yan po ang motion na naka-pending. Hanggat hindi nare-resolve yung pending motion na yan, hindi uusad yung preliminary investigation. Kaya mga kabunyong sa to... Ibig mo sabihin, attorney, na-resolve naman yan, di ba, attorney? Ni-resolve naman eh. Dininay nga yan eh. Dahil sinabi nga na pwede yan sa amin. O, di ba? O, tuloy. Totoo lang. Ang punto ko dito, bakit sinasabi kong matatagalan? Kasi wala pa namang counter affidavit sila bantag na sinasubmit. Wala pa. Hindi sila nagsasubmit ng counter affidavit. Ang nire-raise muna nilang issue, jurisdictional. Ibig sabihin... Yun ang tanong ko dyan, attorney, ha? Pwede ba yun? Ibig mo sabihin, hanggang hindi nagsasampa ng counter affidavit yan, hindi uusad ang kaso? Eh, niloloko na nilang korte. Asan na yung power nung piskal na sinasabi, mag-submit ka ng sagot mo within 10 days? Oh, ang alam ko dyan, attorney, ha? Ewan ko, mali ako, sugutin mo ko. Pag hindi ka nag-submit within 10 days, with or without, eh magkakaroon ng resolution. Kasi parang inamin mo na na may probable cause kasi ayaw mo sumagot eh. Kaya obligado, di ba, attorney, sana sagutin mo to, obligado yung piskal yan, i-resolve yan. Parang wala na foul, wala na laban yan eh. Isasampan sa court yan na magwawarant of arrest na yan eh. Parang silence messages nga eh. Ayaw mo sumagot eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Oh, maliwanag. Hindi naman mahirap intindihin. Oh, file your counter affidavit dito sa kasong nakasampa sa'yo within 10 days. Maski tagalugin mo sa loob na 10 araw. Oh, pag hindi ka nag-ano, pag hindi ka nag-file ng counter affidavit mo, isasampa na yan. Ia-aresto ka na. Yan ang alam ko dyan, na attorney. Pakisabi nga kung mali ako. Eh, paano kung hindi mag-file yan? Ibig mo sabihin, kawawa na si Kapersi. Tuloy. Kini-question nila yung jurisdiction ng DOJ. Ang obvious dito, dinidelay nila ng dinidelay. Yun. Dinalaygay nila ang kaso. Delay tama. Tactics ang lahat ng ito, mga kabunyo. Ang problema dyan, attorney, hindi ba alam nung DOJ na delaying tactics yan? Hindi sila, ibig mo sabihin, papayag lang yung Department of Justice na ganyan? Yung piskal yan na ginagago sila? Alam nga naman, di nila alam na dinedelay yan. Dapat tumaksyon na sila dyan. Kasi within 10 days, ilang beses na yan eh. O, diba? Dininay na yung motion for inhibition nila. May karapatan kami, sabi. O, eto, 10 araw ulit, sumagot ka. Hindi na naman... Anong pating? Anong klase piskal ka kung hindi mo alam na ginagago ka? Dapat umaksyon na yung piskal dyan hanggang maski na wala silang kinapail na counter affidavit. Oh, kasi sila, kasalanan na nila yan, ba't hindi sila sumagot, di ba, attorney? No, oh, kaya with or without ng counter affidavit nyo, isasampa na to. Oh,
Diba? Awa-awa ang pamilya ni Kapir Silapit. Totoo. Lalong nadadagdagan yung sama ng loob. Sa nangyari na yan, yung bigat na dinadala ng pamilya, justice delayed is justice denied. Ha? Makakagaan sana sa loob nila, di ba? Sa pamilya ng biktima, magagaan ang loob mo kung yung mga akusado ay naaresto na at nadala na sa kulungan at na ongoing na ang kaso. Oh. Yun yung magaan mi sa loob mo. Pero ngayon, malayo pang mangyari yung pag-aresto eh. Ang pag-aresto, matagal pa yan. Kasi hindi pa... Yun na naman, oh. Bakit naman matagal pa, Atty. Sige. Nare-resolve itong motion. Ang motion pala ngayon nare-resolve ay pwede bang mag-inhibit ang DOJ at ipasa sa ombudsman ang pagkandak ng preliminary investigation ng kaso? Yun. Yun ang nare-resolve. Ngayon, mayroon... Hindi ba na-resolve na yan? Sumagot na nga na dininay na nga yan eh. Yung motion for inhibition na yung attorney, di ba? O tuloy natin. Ang resolution yung fiscal. Oh. Sabi nila, hindi kami mag-i-inhibit at mayroon kaming jurisdiction. Oh. Ano naman ang ginawa ng kampo nila Bantag? Supposed to be ngayon, dahil nagsabi na ang panel of prosecutors ng DOJ na hindi kami mag-i-inhibit at may jurisdiction kami. Kaya mag-submit na kayo ng inyong counter affidavit. Maliwanag. Hindi pa rin nag-submit ng counter affidavit ngayong araw. Oh. Instead, parang nag-file sila ng motion for reconsideration. Oh. Inulit na naman nila yung kanilang argumento na mag-inhibit na ang DOJ prosecutors at i-dismiss na yung kaso sa kanila sa prosecutor at ipasa na sa ombudsman. Ngayon, ang nakaka... Yun ang ano doon, attorney. Ibig mo sabihin, akusado siya, tuturuan niya yung prosecutor, yung piskal, siya ang magtuturo sa piskal. O, attorney, sagutin mo. O, sige, tuloy natin. Insulto kasi dito, mga kabunyo. Yan. Ang ginagamit na argumento ng kampo ni Bantag, ano, ganito, sinampahan daw nila ng kasong murder si Rimulya sa ombudsman. No. Ha? Sinampahan daw nila ng kasong murder si Rimulya sa ombudsman. Ano ang kalokohan diyan, mga kabunyo? Gamitin ko na yung term na kalokohan. Oh. Isang malaking kalokohan yan. Oh. Bakit isang malaking kalokohan yan? Kasi, sino sila para mag-file ng murder kay Bantag? Hindi naman sila ang biktima ng pagpatay. Kaya nga, attorney, pwede ba yan? Ibig mo sabihin yan, magtatagal pa yung ganyang klaseng sinambit nila sa, sinampan nila sa ombudsman? Oh. Alam, si Atty. Enzo, alam niya kalokohan yan. Maski sino naman, alam niyo kalokohan yan. Ibig mo sabihin, hindi alam ng ombudsman na kalokohan lang yung ginagawa nila Bantag? Magsasampa sila ng murder case laban sa ano ah, kay Justice Rimulya ah, yung head ng DOJ. Oh, Department of Justice. Oh, yun na sinasampahan nila ng murder case. Oh. Eh, sino ba pinatay ni Rimulya sa pamilya nila? Wala naman. Oh, di ba? Kaya hindi na siguro, attorney, palagi ko hindi na magtatagal yan. Alangan namang patagalin pa yung kalokohan na yan. Dapat yan, antimano. Oh, di ba? Dapat nga, kasuhan pa ni Justice Rimulya mga yan eh. Kasi nga eh, mantangin mo, sasampahan mo ng ano, hindi basta-basta tao si Justice Rimulya. Siya nga ang head ng DOJ, di ba? O, tapos sasampahan mo ng murder, wala namang ginagawang kasalanan yung tao. O, di ba? O, Justice Rimulya, ano ba? Eh, niloloko ka na ito si Bantag. Maliwanag yan. O, di ba? Justice Rimulya, maliwanag yan, niloloko ka ni Bantag. O, murder ang sinasampa sa iyo eh. O, ano itong batas na ito? Sige, tuloy. Di ba kalukuhan yun? Bakit sila Bantag ang magpa-file ng murder laban kay Rimulya? Oh. Hindi naman sila ang biktima. Bakit? Biktima ba si Bantag ng pagpatay? Oh. Sila ba yung namatayan? Oh. Di ba? Hindi naman sila ang namatayan eh. Ang namatayan ay sila Kaper, yung pamilya ni Kaper Silapit. Di po ba? Oh. Oh. Sino ba ang dapat na magdemanda? Yung pamilya ng biktima. Oh. Ngayon, bakit nagpa-file ng kasong murder sila Bantag kay Rimulya na hindi naman sila kapamilya ng namatayan? Di ba? Ano to eh? Insulto ito sa pamilya nila Mabasa. Hindi lang, attorney, hindi lang sa pamilya nila Mabasa insulto yan. Insulto yan. Diyan,
kay Justice Remulla, malaking insulto yan. At hindi lang kay Justice Remulla, insultong malaki yan sa ombudsman. Binababoy nitong si Labantag, yung ombudsman. Nagkakaso ka ng murder kay Remulla, wala, hindi, ba't may pinatay ba si Remulla sa pamilya ni Bantag? Wala naman eh. Oh, di ba? Hindi lang pamilya ni Kapersi ang iniinsulto, attorney. Pati yung ombudsman, din iniinsulto. Oh, tatanggapin naman ng ombudsman yung ganong klaseng pinail nilang kaso na murder kay Remulla. Oh, anong ano dun? Kasi pag nag-file ka ng kaso, at attorney, alam ko, kailangan nag-file ka, meron kang supporting documents na magpapatunay na yung kinakasuhan mo eh may bearing. Eh ano didikit ni Bantag diyan? Sino pinapatay ni Remulla sa pamilya ni Bantag? O, di ba? Tuloy, sige, sakit ulo. Pwede nakainom na ako ng pang high blood. Oo. Agumon nyo kami, linulukon nyo kami. Oo. Sino kayo para magsampa ng demanda ng martyr? Hindi naman kayo ang namatayan. Oo. Kami ang namatayan. Hindi lang, ang niloloko pa nila, attorney, pati yung ombudsman na sinasabi nilang para sa kanila, eh, doon sila ligtas. Kaya doon may pinit eh. O, di ba? Kaya nga, attorney, di ba, sabi ko na nga eh, bakit pumapayag naman yung Department of Justice na niloloko rin sila? Oh, pinipilit nitong pagkampo ni Bantag na ayaw namin dyan, doon namin gusto. Utsa, may ganun bang akusado? Si Digong lang pwedeng ganun. Si Digong, oh, di ba? Kaya si Digong, ayaw ko sa ICC. Dito ako lilitisin kung may kaso ko, di ba? Oh, ganun din, oh, tuloy. Kami ang may karapatang magreklam, magdemanda ng martyr kasi kami yung pamilya. Ikaw, Bantag, ano naman ang karapatan mo magsampa ng demanda ng martyr? Hindi ka nga namin kaano-ano. Di ba? Di ba? Yung dapat ginagawa ni Bantag na sinasabi niyang wala siyang sala, yun ang gamitin niyang depensa. Oo. Oh. Yun ang gamitin niyang depensa. Pero hindi siya pwedeng mag-file ng murder against Bantag, against Remulla, kasi hindi sila private complainant, hindi sila yung biktima eh. Di ba? Oo. Oh, Ako kung titingnan mo, insulto ito mga kabunyog, kung ang pamilya nila, ano, Kaper si Lapid, yung na kila Roy Mabasa. Di ba nakaka-insulto yun? Totoo. Sino ka ba? Hindi lang kila Roy Mabasa, attorney. Pati yung ombudsman, iniinsulto niyan, ginagago. Pati yung DOJ, ginagago nila. Yan ang maliwanag dyan. Oh. Sa halip na mag-file ng counter affidavit na inuutos, ilang beses nang inuutos, pangatlo na nga eh. Nung una, hindi sila sumagot kasi mali raw yung pangalan, hindi raw Sarmiento. Oh, Kitalig daw siya. Oh, nagkaroon ng error doon. Kapabayaan na naman nung DOJ. Oh, pinalitan. File kayo ulit. Pagdating, inhibition naman. Hindi na naman nag-file ng counter affidavit. Oh, tinapon yung inhibition, attorney, ha? Oh. Motion for reconsideration na naman. Eh, kailan? Ano na? Niliwanag na ng Department of Justice, attorney, na may karapatan kami dyan. Oh. Kaya sumagot ka na, tinapon na yung motion for inhibition yan. O, ano pa? O, yun ang tanong ko, attorney Libayan tuloy. Attorney Enzo. O, at kay attorney, kay kaibigang attorney Toto Causing, shout out sa'yo, ha? Pwede ba yan? O, ano yan, only in the Philippines yan. Oo, binababoy yung Department of Justice. O, bukod sa binababoy na nitong kampo ni Bantag, sinampahan pa ng kaso yung head ng Department of Justice ng murder. Isinampa sa ombudsman. Ano yan? Oh. Attorney, oh. Tanong lang yan. Pwede ba yan? Eh di kung pwede yan, di lahat ng korte magulo na. Nyari, ako, sinampahan ako. Tapos, nabalita ako kamag-anak pala nung ano yung isang piskal. Ay, hindi ah. Lipat mo doon sa kabilang piskal. Oh, motion for inhibition ako. Pag-iibitin mo yung piskal, ka-apelyido na itong nagkakaso sa akin. Ganun. Pwede mong magamitin yun. Oh. Magulo na ho to. Ito na ho ang batas sa Pilipinas. Ganun na ba? In the sense na meron hong limitasyon yung sinasabi nitong piskalya
ng prosecutor na answer within 10 days, mag-file ka ng counter affidavit mo within 10 days. Oh. Technical ka pagka hindi ka nag hindi ka sumunod sa utos ng piskalya. Oh. Technical ka na eh. Oh. Diba? Kumbaga sa basketball hanggang 5 fouls lang eh. Eto hindi lang 5, dami na eh. Oh, tsaka marami pa nakaambang kaso. Oh. Ay nako. Yan lang tanong ko, attorney. Sana makarating sa iyo, attorney Enzo Recto. Oh, pati kay attorney Toto Kausing na rin. Oh. At, doon na rin, Justice Rimulya. Ano ba? Niloloko na kayo dyan. Oh, sinabi niya na hindi pwede. Motion for reconsideration pa, tatanggapin pa rin. Tapos, i-resolve niyo pa rin. Hindi pa rin kayo makapag-desisyon kung may probable cause o wala kasi inaantay ninyo yung sagot na counter affidavit. Eh maliwanag na ayaw. Hindi naman kailangan ng abogado rito. Ah, hindi naman kailangan maraming utak. Maliwanag na ayaw mag-submit ng counter affidavit diyan sa Department of Justice. Doon daw siya magsasubmit. Eh nasa tsaka yun nga, di ba, Torne? Sa umpisa pa lang, nung ipinail dyan sa Department of Justice ang kaso, kung hindi pala yan ang pwet, bakit ninyo tinanggap? Hindi pala para sa inyo yan, Department of Justice. Dapat doon. Ay, hindi. Binasa eh. Nung piskal eh. Oh. Dapat doon pa lang, right and render. Yung piskal na ano, ay, hindi dito yan. Doon yung ipail yan sa ombudsman. Di ba dapat ganun? Eh, tinanggap eh. O, di ibig sabihin, meron silang ano, di ba, attorney? Meron silang ano dyan, may jurisdiction sila dyan sa ipinail ng kaso na yan sa kanila. Kung wala silang jurisdiction dyan na sinasabi nung kampo ni Bantag, o di sana, doon pa lang, right and right, binasa ng mga piskal dyan sa Department of Justice. Ay, hindi dito to, doon yung isang pato sa ombudsman. Wala kaming kapangyarihan dito. Gaya ng gustong mangyari ng kampo ni Bantag. Di ba? Mag-collab na po tayo. Namula ako. Dahil yun nga eh, parati ko sinasabi yan, di ba? Eh kaya lang, di ako bugado. Kaya yan, sinama ko na yung explanation ni Attorney Enzo. At yun nga, tinatanong natin, tayo nang tatanong kay Attorney Enzo, mga boss, mga Rocky Warriors. Kung pwede pala yan. Oo. Kasi para kay Attorney Enzo, eh, niloloko na nila. Maliwanag naman niloloko na nitong kampo ni Bantag itong Department of Justice. Oh, ang problema, ah, si Justice Secretary Rimulya, payag ka ganyan? Oo. Oh, sinampahan ka pa murder. Ano ba? Waka nga oh. Neni Jem, welcome to the club. Susan De La Cruz, good day Sir Rox, be safe. Be safe always. Oh, be safe Susan De La Cruz. Susan De La Cruz ulit oh. Napanood ko din si Attorney Enzo, talagang sobra ang hirap na dinadanas ng pamilya ni Kapersi. Justice delayed is justice denied. Oh, ito na nga to, Susan De La Cruz oh. Kaya nga tinatanong ko kung pwede ba 'yan? Attorney Enzo Recto. Attorney Toto Kausing, ah. Ano klase? Ah. Eh kung ganyan 'yan, eh wala na, anong klase? Parang asa na yung answer within 10 days, may limitasyon pa within 10 days. Etong nangyayari kay Bantag, hindi na lang 10 days to eh. Oh, may isang buwan na yata hanggang ngayon hindi pa nagpa-file ng counter affidavit. 10 days dun sa ano? 10 days ba dun sa pangalan? Tapos 10 days na naman dun sa motion for inhibition. Ngayon, eto na naman, 10 days na naman bago pa-file sila ng counter affidavit nila. Ay, kalambating. Ano kalasay? Oh. Eh, 30 days na. Ah, 30. Oh, tama, 30 days. Ang buwan. Eh, anong silbi nung ano? Answer within 10 days. File your counter affidavit within 10 days. Hindi si... Maliwanag yan. Niloloko nila yung ano. Hindi sila sumusunod sa batas. Oh. Mas marunong pa sila sa batas. Yan ang maliwanag yan, Attorney Enzo. Ha? Mas marunong pa sila sa batas. Oh, mas marunong pa sila sa Department of Justice. Oh, di ba? At yun nga, kinasuhan pa yung Justice Rimulya. Anak, waka nga. Ha?
Susan de la Cruz naman. Kaya damang-dama din natin ang hinanakit ni autor ni Causing, isang mabuting kaibigan ni Ka Percy. Nagagawin ng lahat, makamit lang ang hustisya. O, totoo yun. Roy mga pinlak, shout out my friend. Sir Rox, parang pinalalabas ni Bantag sa pagsampa sa ombudsman against Rimulya, kakampihan ng kanyang sangay. Ombudsman for Duterte and Justice, Department of Justice for BBM. Ha? Yannick Ordobes, shout out. Sinong may-ari? Sinong may-ari ng sabungan? Yun ang mastermind. Oh. Ito yung vlog ko kahapon. Eh. Doon sa mga tungkulo din dun sa mga nawawalan sabungero. Oh. Oh, sabi ni Yannick Ordobes, kung sino yung may-ari ng sabungan, siya ang mastermind. Oh. Sangayon ako siya dyan. At kung sino yung mga nagpapasabong. Ha? Elizabeth Iscario. Good PM, Sir Rox. Shout out, Elizabeth Iscari. Ha? Good PM, Sir Rox. Mga small time lang yan kinasuhan at yang sumuko. Natakot na din yan sa kaligtasan nila. Kasi, Sir Rox, big time ang sangkot diyan na mahirap nila itong kasuhan. Kaya yan lang kaya nilang kasuhan. Sana ikanta na nila kung sino ito. Kawawa talaga mga sabungero na yan. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Sana man lang malaman nila kung saan inilibing o kung saan paano pagkamatay, kung paano, di ba? Pero yun nga, malalaman nila yan. Alam nga namang suluhin ng mga gwardiya yan. Gwardiya lang sila doon sa sabungan, yung anim. Tsaka yung nadakip na tatlo na dumukot doon sa agent ng isabong. Oh. Tsak na may nag-utos dyan. Oh, Elizabeth Iscario ulit. Mga ginawa yang, mga ginawa yung mga biktima ng di tama. Ah, sabi niya, may ginawa yung mga biktima ng di tama. Kaya sila pinapatay. Yan ho, tingin ko. Malamang talaga ho, may amo ang mga suspek na yan. Hindi ho yan kikilos nang wala gong signal doon sa itaas. Di ho ba si Rox? Tama. Ang galing ni Elizabeth Iscari talaga ho. Kalahat ni my friend, shout out na. Ano, tulis? Este pulis? Pulis nga, kalat ni. Na naman, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang institusyon na yan. Masahol pa kay Idol Norman ang mga yan. Wala nang pag-asa na tumino ang institusyon na yan. Totoo yan, kalat ni. Roy Makapilak ulit. Oh. Magandang araw, Karox. Ang paliwanag ng DOJ, ani Attorney Enzo, na normal lang sa kanila ang pagiging bias na kakampihan ang prosecutor ang biktima o nagsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan. Yung impartiality refers to the judge who will hear the case and not them. Oh. Pero kung minsan kasi, pag nagsampa ka sa piskal, pag-aaralan nga nung piskal yung isinampang kaso at saka yung sinampang counter affidavit, dun pa lang, pag nalaman ng piskal na walang probable cause o mahina, right there in there, dinidismiss na yung kaso. At kung minsan naman, nagkakaroon pa ng ano yan. Dadaan pa kasi pag dumaan ang kaso sa piskalya, dadaan pa sa barangay. Ang alam ko ha, meron yung kaso diretso na sa korte. Hindi na dadaan ng piskal eh, yung mga mabibigat na kaso. Ewan ko to, bakit dumadaan pa sa piskal, hindi pa magdiretso sa korte. Kasi double murder eh. O, diba? Ewan ko ah. Ganyan eh. O, kagaya rape. Minsan di na dumadaan ng ano yan eh. Ng kung kumpleto ebidensya, diretso sa korte eh. Mag-i-issue na agad ng korte, warrant of arrest eh. O. May mga kasong hindi na ho dadaan sa piskal. Hindi ho lahat ng kaso, dadaan ng piskal yan. Di ho. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Ewan ko kung tama ako, Torne. Ha? Ang alam ko yun, pakisagot din na Torne, lahat ba ng kaso dadaan sa piskalya? Oh, ang alam ko, merong kasong ano eh, hindi na kailan dumaan sa piskalya, diretso sa korte ka na magpapail. Yung mabibigat na kaso. Ha? Kaya magiging ano agad, regional trial court agad, wala na sa piskalya. Oh, ha?
Eh, pakisagot ako, attorney, kung mali ako, ha? Tanggap ko naman, di naman tayo abogado, eh. Pero yun ang alam ko. May mga kasong hindi na dadaan ng piskalya. Kasi meron din mga kaso, karamihan kaso, bago ka makapagkaso, dadaan ka muna sa barangay. Pag-uusapin kayo, ganun. Kung pwede kayo areglohin sa korte ng barangay. Tapos, pag wala, bibigay ng certified to file action. Ganyan no, korte. Pupunta ka na ngayon sa piskal. Pag hindi kayo naayos ng piskal, piskal nga, kuminsan piskal, eh, ah, diba? Ayusin kayong dalawa, o kakausapin kayo, ganyan nga ito. Para hindi na sumampa sa korte, o mag-areglo na kayo rito. Sa piskalya, pwede ka na makipag-areglo sa piskalya, eh. Pwede ka na makipag-areglo sa piskalya. Attorney, tama ba ako? Attorney Enzo? Ang kaso, pwede nang ma-areglo sa piskalya. Kasi pag sumampa ka sa korte, mabigat na. People of the Philippines na ang kalaban mo. Kaya kung minsan yung mga piskal, inaayos na dito sa kanilang sala na mag-ayos na kayo dahil pag sumampa na yan, ganun. Kung may naargabyado, lalo na yung mga physical injury, mga ganyan, mga slight physical injury lang, naaayos na sa piskal yan. O sabihin mo ng ano, grave physical injury, o ha? Naayos na rin niya sa piskal. Nagkakaano na na, ito, bayaran mo lang gastos, ganun ganito, o kung ano, ganun. Para hindi na sumampa sa korte. Ngayon, kung ayaw naman makipag-ayos itong nasaktan, gusto niyang ano, ganun ganun, o ay sasampa sa korte. Ganun yan. Elizabeth Iscari ulit to. Malamang ho, sinunog na ho ang mga yan o ibinaon sa lupa para walang makitang ebidensya. Pwede. Baka yung ibang hari ito, hinulog na sa dagat eh. Yan ho tingin ko, Sir Rock, sabi niya. Di talaga sila bubuhayin. Sino ba ang big boss ng Sabungan? Alam niyo na ho, yun, di ba, Sir Rock? Wala nang mag-i-interest ipadukot ang mga yan. At ganyan karami. Wow, oh, totoo yan. Ang galing ni Elizabeth eh. Good afternoon, Karok, sabi ni Katlan. Next early bird tayo ngayon, ah. Maaga man o ginabi. Banat lang, Karok, eh. Oo nga, eh. Kalat ni ulit, oh. Puro sa sinabi ko na puro lang sarsuela ang ginagawa nila paring Gerald at ng DOJ. Walang mangyayari sa kaso na yan. Huwag naman sana, Kalat ni. Ha? Huwag naman sana, ha? Hello, Akira Milus. Binibining Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat. Oh. Akira Milus, nasan ka ba? Brother Relly Asistio, shout out, ha? Dolor Garcia, my friend, shout out. Kuya, good morning po. Namiss ko ang vlog ninyo, kaya halos araw-araw nanonood ng mga vlog nyo. God bless you always po, sabi niya. Salamat, friend Dolor. Jay Ventura, shout out. Ingat dyan, Sir Rock, sabi niya. Ingat ka rin, Jay. Ha? Ferdinand San Juan, shout out. Ha? Haba to. Ha? Magandang hapon po, Kay Rocks, sabi niya. Yan ang nangyayari, yan. Iyang nangyayari sa ating lipunan, nakawani ng ating pamahalaan na nasasangkot sa anong katiwalian ay dala ng kahirapan niya. Kahit sibilyan, nakakagawa ng kasamaan dahil din sa kahirapan sa buhay. Kakapusan sa pera para sa kanilang pangangailangan at sa pamilya, nangangarap na magkaroon ng maraming pera. Nagiging mahina pagkapit sa Panginoon Diyos. Tama ka dyan, ha? Ferdinand San Juan. Tuloy. Dapat ang mga namumuno sa ating bansa ay nag-iisip na umangat o umasenso ang batas o umasenso ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Politiko lang ang yumayaman sa ating bayan. Sang-ayon ako sa iyan. Politiko at saka ito nga, mga magagaling na nagpapanggap na sila raw ay sugo ng Diyos. Ha? Kaya para kayo maman dito, magtayo ka ng iyong rehilyon at saka politiko, madali kayo maman. Sa dami ng tanga. Totoo.
Sabi niya, politiko lang ang yumayaman sa ating bayan. Kahit empleyado ka ng gobyerno at nasa mababa kang pwesto, mababa ang sahod. Kaya may kakapusan din. Kaya kakapusin din. Dapat may pangil ang batas para sa lahat ng nagkakasala sa lipunan. Pantay-pantay dapat ang pagtrato. Wala yun, malabo na yan. Dasal pa rin ang ating magagawa ngayon hanggat tayo'y nabubuhay. God bless po sa ating lahat. Ang galing naman nito, maski mahaba, sarap basahin ha. Pwede ng San Juan ha. Onofre Jara, shout out ha. Sabi niya. Alam mo, Mr. SOJ Boying, tatratuhin ka ni Bantag ng ganyan kasi pinapayagan mo siya na ginaganyan ka. Oh! Ha? Tama. Ang galing ito si Onofre Jara. Siguro kaya ka na po, siguro kaya nagpupumilit si Bantag na sa ombudsman lilitisin ang kanyang kaso dahil mga bata ng amo niyang si Digong ang nakaupo diyan. May ano pa? Si Geo. Sabi ni Jay Ventura. Sir Rox, sa ginagawa nila Bantag, hindi pa ba naiintindihan ng mga sumusuporta sa kanya na talagang may kasalanan siya? Kasi klarong-klaro naman sa ginagawa nila na dinidelay na lang nila ang kaso para hindi siya mahainan ng waran. Tama, J. Danilo Rubio, shout out. Oo nga ka, Rox. Sigurado yan, may mastermind yan. O, totoo, yung sa tungkol sa sabungero sinasabi nito. Kinrob, shout out, Kinrob. Welcome to the club. Oo, matagal na wala si Kinrob. Good PM, ka, Rox. Ang kutob ko, maraming alam na baho si Bantag kay Rimulya. Kaya di makapalag si Boying. Ano sa palagay nyo? Pwede. Yo, shout out. Atong ang nasa likod niyan, malamang. Pwede rin. Nga si Prince Sherbin. Shout out, Prince Sherbin Sareda. Magandang mabutas. Magandang mabutas na batas ng gabi po sa ating lahat, Sir Rox. Inom muna ako tubig, ha? Si Prince Sherbin na naman kasi. Sabi ni Prince Sherbin. Naku! Ano ba naman yan, Sir Rox? Walang katapusang pahaba na palusot? Tapos sinahayaan lang po ng ganyan? How? Wow, sabi niya. Calling po tayo sa ating mga honorables na nasa justice system po natin. Pakita po natin ang pangil ng tunay na batas natin, sabi niya. Marami pong kabataan natin ang nakakakita at nakakapanood how justice really works at napakabulok ng sistema sa ating bansa. Kaya huwag po tayong umasa. Dumadami po talaga ang pasaway sa atin kasi alam ng kababayan natin na pwede lang paglaruan lang ng ganyan-ganyan ang batas sa atin. How sad naman. Oy, mga honorables, gising po tayo. Binabalahura na pong masyado ang batas natin pero pakuya-kuya-kuya lang po tayo. Hay, Diyos ko po, Lord. Alberto Olaer, shout out ha. Parox, napanood ko minsan si Bantag, may dalang baril at may kasamang mga lalaki, naka-uniforme. Police, pwede ba yun? Walang hindi pwede, basta bata ka ni Duterte, wala, lahat pwede. Ha? Rasuriano, shout out. Good day, Karox and Rocky Warriors. Miss ko po vlog nyo kasi masyadong busy at bibisita kami dyan someday soon. Mag-ingat po kayo palagi. God bless you po. Salamat, Rasuriano. Oo, sabihin mo lang kung kailan ka kayo bibisita. Everyday Sunday. Welcome to the club, Everyday Sunday. Merong kumukumpas sa Marcos administration na paikot-ikutin ang kaso ni Bantag until na makabalik ang isang Duterte sa palasyo. Pwede rin, pero kaya pa bang paikutin niya? Masyado nang obvious yan eh. Ramon Oclares, shout out ah. Isang ligtas na gabi, Karox, at sa lahat, malabo na makitang buhay yung mga kanawawalang sabungero. Baka pati bangkay nila ay di na makikita. Kapag pera ang impluensya ang gumalaw, ay mahirap tanggihan.
o suwayin ang utos ng nasa kapangyarihan. Totoo. Food for thought, sabi ni Ramon Oclares. Oh. Ang sabong ay sugal ng mahirap at mayaman. Totoo yan. Mayaman ka sa ganyan, kapag ikaw ay minalas, mahirap ka na bukas. Totoo yan. Mahirap ka ngayon, kapag ikaw ay sinwerte, mahirap ka pa rin bukas. Totoo yan. Ha? Si Li Chang, sabi niya. Sabi ni Li Chang, pagsugal, alam na, hari-hari ka din dyan. Huh? Pagsugal, alam na, hari-hari ka din dyan. Nagpapataob ng taya. Minsan nakakain kami ng manok na galing sa talunan sa bungero din ang kapatid ko, sabi niya. May daya din dyan. Kaya expect na malagay sa peligro ang buhay mo. Lalo kung nandadaya ka. Huwag ka ding magtiwala. Ipahawak kung ikaw ang may mga manok na panabong. No? Dahil pinipilay din nila. Pinipilay din daw yan. Kaya lang mukhang lumalakas ang mga illegal na negosyo sa atin. Kasi pinapasok na rin ng mga politiko ang mga illegal business. Tire-teritoryo ang labanan. Paano bubuti ang Pilipinas? Plus si Marcos sinungaling. Ano kaya ang totoo sa Pinas ngayon? No? Ano ka mo? Alin ang totoo sa Pinas ngayon? Yung ano? Kalendaryo. Yan na lang ang totoo yata sa Pilipinas ngayon. Ah, Di Chang? Yung kalendaryo sa kapetsa. Ah? Yan na lang, ha? Kaya po. Marites Francisco, shout out, ha? Good day po, Karoke, at sa lahat ng kakamping. Oh. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya. Sabi niya, ha? Bantag is not only the Cinderella man, he is now Elastic Man. Natuto na kasing magbaluktot ng batas. Dalawa na, hindi na Cinderella. Oh. Ito, Maria Leonora Roque, oh. Sabi niya, oh. Tagal mong nawala eh. Bakit ba? Kumusta tay? Sabi niya. Nagpahinga lang ako sandali sa politika. Puro Ghost TV muna ang pinapanood ko kay Bungo. Oo? Nunod ka ba kay kaibigan Bungo? Hinihintay ko kasi umabot sa 6 months si BBM para makita kung nagbago na. Pero kagaya nung mga comment ko sa iyo bago mag-eleksyon, naniniwala akong mabait si BBM pero tamad. Oo? Ngayon, kinuha pa yung Department of Agriculture pero hindi naman sinipagan. Si Bantag, pinoprolong lang yung pagiging malaya niya kaya delaying tactics ang style. Laya nga siya physically pero yung mental torture araw-araw na inaabot sa kaiisip mo kung kailan ka makukulong at yung mga isasampa pang mga kaso at kung anong gagawin sa'yo ng mga preso dahil naging malupit ka. Yung mga nawalang pinagkakakitaan mo sa loob yun ang kahinahinayang binigay mo na sa pamilya mo. Hindi ka makakalaya doon hangga't di ka nakukulong. Maririlib ka lang pag nakulong ka na. Nung na-involve pangalan niya sa pagpatay kay Ka Percy, gusto kong makulong siya agad-agad. Pero ngayon habang asa labas ka, naiisip ko yung naranasan mo, Mr. Bantag. Your shame will be your torture and your torture will be your light. Sana tumagal ka pa sa labas. Takas ka na. Ramdam kong nag-aantay ka lang ng pagkakataon. Wala sa itsura mo magpapakulong. Alalahanin mo. May konting sigalot sa panig ni Duterte at BBM. Wala nang makakatulong sa'yo. Takas na. Doon din mauuwi yan. Yung mga pinundar mo nung happy ka sa Bucor, pamilya mo na lang makikinabang. Hindi ikaw. Kasi tatakas ka. Oo.
Galing ni Maria Leonora Roque, ha. Sang-ayon ako sa iyo dyan, ha. Ninya Merin, shout out. Amin niya. Magandang hapon, Sir Rox. Kahit 5%, wala nang maniniwala na buhay pa ang mga sabongero, Sir Rox. Kundi sana ituro na lang ng mga pulis na sangkot saan nakalibing mga sabongero para makapag-move on na rin sila. Diba, Sir Rox? Tama ka dyan, Ninya Merin. Shout out 3JC Hope, my friend. Wala siyang comment ngayon. Wala talaga. Oh, mission accomplished. Oh, nakapag-collab na naman tayo. Nakapagsaya na naman tayo, 'di ba, mga boss? Yun lang 'yon. Attorney Enzo, Attorney Toto Causing. Kung mapapanood niyo 'to. Oh. Badcaster, shout out. Ang galing din si Badcaster. Oh. Sino pa 'to? Batang Manila to, it's ang galing din, oh. Tsaka sino ba to? Si may isa? Ryan Yumura anak, shout out ah. God bless mga boss. Sana matapos na to. Attorney ah. To. Justice Remulla. Kakahiya na. Masyado ka ng binababoy. Nitong akusado. Ha? Ah? Oh. Sinampahan ka pa, murder? Ano yan? Lokohan? Ah? Oh. God bless, mga boss.